Sa malalim na kagubatan ng isang liblib na baryo Manlawa ang Tabango, Leyte sa Pilipinas. Mayroong kumakalat na kwento tungkol sa isang nilalang na kinatatakutan ng lahat ang aswang. Sa mga lumang alamat, ang aswang ay itinuturing na isang halimaw na may kakayahang magbago ng anyo at kumakain ng laman ng tao. Lalo na ng mga buntis at mga bata. Isang gabi, may kakaibang nangyari sa baryong ito. Isang matapang na binata, tinatago pangalan niya si Pedrin. Ay nagpas siyang harapin ang aswang upang protektahan ang kanyang pamilya at mga kapitbahay. Matagal na niyang napapansin ang mga kakaibang pangyayari sa kanilang lugar, mga nawawalang alagang hayop. Hindi maipaliwanag na ingay sa gabi. At mga kwentong ikinikwento ng matatanda. Nagplano si Pedrin kasama ang iba pang mga kabataan sa baryo. Naisip nilang gumamit ng mga sinaunang pamamaraan upang labanan ang aswang. Gumamit sila ng mga bawang, asin, at mga bendetadong bagay na ayon sa alamat ay makakapagpahina sa mga ganitong nilalang. Isang madilim na gabi, naghanda ang grupo ni Pedrin. May dala silang mga sulaw at mga sandata na gawa sa kawayan at bakal. Tahimik nilang hinintay ang pagdating ng aswang.
Hindi nagtagal, isang nakakatakot na nilalang na may maitim na balahibo at nakakatakot na mata ang lumitaw mula sa kadiliman ng gabi. Nagsimula ang mainit na labanan. Gumamit si Pedrin ng kanyang talas ng isip at lakas upang labanan ang aswang. Habang ang iba naman ay gumamit ng kanilang mga sandata at mga ritual upang tulungan si Pedrin. Matindi ang labanan, ngunit hindi sumuko si Pedrin at ang kanyang mga kasama. Sa gitna ng labanan, napansin ni Pedrin na ang aswang ay umiiwas sa mga bagay na benditado. Gamit ang kaalamang ito, nagawa nilang pike-outan ang aswang at palibutan ito ng mga benditadong bagay. Gulong ng kanyang tapang at determinasyon, nagawa ni Pedrin na talunin ang aswang. Matapos ang mahabang labanan, bumalik sa normal ang buhay sa baryo. Ngunit,
Hindi na kailanman makakalimutan ng mga tao roon ang matapang na pagharap ni Pedrin at ng kanyang mga kasama sa kinatatakutang aswang. Simula noon, naging simbolo si Pedrin ng katapangan at pagmamahal sa kanyang bayan. Ang kwento ni Pedrin at ng labanan sa aswang ay naging isang alamat sa baryo. Ito ay nagpapaalala sa mga tao na sa kabila ng takot at dilim, mayroong pag-asa at katapangan na makakatalo sa anumang masamang puwersa. Ang kwento ay nagbigay inspirasyon sa maraming henerasyon na huwag mawalan ng loob at patuloy na lumaban para sa kabutihan. Alright, isa na namang kwento na tapos at napag-usap-usapan lamang ito. Wala pa na patunayan. Maraming salamat po sa mga sumubaybay sa amin. See you next upload.